Welcome back to my channel. Again. At kung bago ka dito, please pa-like and subscribe naman dyan. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo yung video kung paano ko ginagawa na magpalit ng cartridge. Madali lang magpalit ng cartridge sa kanon. Pero yung ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya dini-DIY. Kung paano siya gawing continuous ink. So, ito, naka-continuous ink na talaga siya. So, ang gagawin ko na lang ay papalitan yung cartridge niya kasi naluma na. Matagal ko na hindi nagigamit yan. So, ngayon nag-decide ako kung nagamitin na ulit. Guys, yung pag-DIY or para gawing continuous ink yung inyong mga printer, matrabaho siya saka madumi gawin. So, bili kayo ng ng gloves, kahit yung disposable lang. Kasi sigurado dalagyan kayo ng ink. So, ito, papakita ko lang sa inyo kung paano ko siya ginawa. Kung paano yung process. Na, kasi ang gagawin mo doon, unang-una kailangan mo ng empty cartridge, then, i-drill mo pa kasi yun. So, ito, papakita ko na lang sa inyo yung process na ginawa ko. And, sana kahit paano may matutunan kayo. So, ayan guys, ito na. Unang gawin nyo ako kayo ng drill. And, yan, inuna ko yung black. Pubutasan nyo lang siya ng ganyan. So, yan. Pwede naman kung wala kayong drill. Pwede naman may nabibili namang mano-mano na drill. Pwede naman yun. Pero, medyo mahirap lang siya. Pero, carry naman. Nagawa ko nga dati yun. Nagmano-mano lang ako nung wala pa akong drill. So, ayan, putasan nyo lang. Yan, colored na yung isa na yun. So guys, kung lagi niyong tatandaan, may pattern yan ha. Yung magenta, yung nasa ibabaw. Yung yellow, yung nasa right side. And nasa left side naman yung yung shan. So lagi niyong tatandaan na siya, may kulay-kulay siya. So guys, ito after nyo yan, yung nilalagay ko na yan, goma yan, na may nabibili rin yan sa Shopee. So yan, pag nabutasan nyo na ilalagay nyo doon sa butas, yan, katulad yan. Then, dyan nyo kasi ilalagay yung hose. So ayun, pag lagi nyo tatandaan yung kulay ha, yung black isa lang. Tapos, bawal magkamali sa hose, ha? Kung saan ilalagay. So, yan. Nakikita nyo naman. Yan. Magenta yung inuna ko. Yan. Naka-DIY na kasi to. Ginaya ko lang yung yung kung paano siya ikinabit. Kasi bawal na magkamali. So, yun. So, ito guys, yung sinasuction ko siya. Tama ba yung term ko? Basta yun, inaayos ko na siya sa printer. Pero yan, nakita nyo, wala siyang laman na ink. Diba? Wala pang dumadaloy. So, yan yung tools na ginagamit. May nabibili rin yan sa Shopee. Yan. Yan, sanction nyo siya. Ewan ko, tama ba yung term ko? Yan, dinidiinan yan. Kailangan diin nyo yung dahil hindi mahihigop yung ink kapag hindi nyo diniinan doon sa bandang ibabaw. Yan, ganyan. Yan, habang sinasanction nyo, dapat diinan. So, yung ink na makukuha nyo dyan, itatapon nyo na yun. Hindi nyo na yun maibabalik. Lalo na pag-colored kasi halo-halo na yun. Paano nyo yun pagbubukod-bukod din. So yan, katulad niyan, 'di ba? Nagkaroon na ng laman yung ink, yung yung hose nagkaroon na ng ink. Then after niyan, ibabalik niyo lang din yan diyan. Yan. Ikabit niyo na, then siguraduhin niyo lang na tama yung pagkakalagay niyo. After noon ay yan, nakikita niyo yung hose. Yan yung magiging ayos niya. So nasa gilid yung ink tank. And dapat maayos yung kabit nyo. Guys, madali lang naman talaga siya. So, kailangan lang ay alam nyo yung ginagawa nyo.
So, yan, magna-nuzzle check na tayo. Ito guys, naikabit ko na. Ayan, ayan na yung itsura niya, di ba? Iwas siya na sa gilid yung ink tank. So, yan, nuzzle check na natin kung gumagana. So, ayan, nakita niya naman, okay siya. Puro ink na yung kamay ko. Yan guys, yung mga gems sa gilid, madumi na. So, lagi lang yung nakabukas. Yan, yung maliliit na yan. Good niya siya kaysa sa lahat. May nakapili naman na pang lagay dyan, yung parang filter. Yung parang walang pumasok na dumi, pero yung akin kasi nawala. So, ayan, dapat lagi lang siya nakabukas. So, yan, testing na natin mamaya. I-head cleaning lang natin. Guys, para mag-nuzzle check kayo nang hindi na nabuko, open ang PC. Click nyo lang ito ng madiin, tapos isang ilaw lang. So, ayun, okay na siya. Ito yung una. So, ayun. So, ayun guys. Itong ginagawa ko na to. Ginagawa ko siya kasi pang ano. Minsan, nagkakaproblema to. Madala naman mangyari yun. Or, halimbawa, resetter, ganun. Kailangan ko na siyang i-reset. Tapos wala pa akong pambili na ano ng code. So yun muna yung ginagamit ko. Ganun. Pero hindi siya suggested ng pangmatagalan, guys. Ha? Kung sa bahay mo lang, kung personal use, okay siya. Pero kung sa printing shop or sa Roxanne, hindi ko siya maisa-suggest kasi lagi lang kayong budasyos pambili ng cartridge. Pampalit. So ayun. And sana kahit pa paano may natutunan kayo. And so ayun. Thank you. So ayun guys, kung nagustuhan nyo yung video ko, pa-like and subscribe naman and click the notification bell para updated kayo sa mga latest videos ko.